And so nasa labas tayo ng base. Magra-rapid test tayo ngayon kaya think positive pero sa COVID negative. Ayan. So meron tayong bagong bandera. So naalala nyo yung sa mga disinfection natin, si Sir Jovi, yung binabati natin lagi yung kulang bahay sa Picos. Ayan siya, dumalaw na siya ngayon. Dahil nalift na yung yung travel ban eh. Ayan, laki oh. So ito yung binigay niya. So subukan natin siyang ilagay dun sa truck natin. Ayan. Ayan, si Sir Jovi. Ayan, Sir Jovi Peralta. Oh, pinusinahan tayo oh. Ayun. Salamat. Thank you po. Naka-schedule din po kasi kami ng rapid test ngayon. So yun nga, ulitin ko bakit ang dami natin sa labas. Ayun, nagkaroon pa tayong bisita si Sir Jovi. So again, siya yung ano, ililink natin dito yung videos natin na nadaanan natin yung bahay niya. Pero again, tayo kung bakit tayo kompleto dito sa labas kasi tayo ay mag dito. Tatakbo for candidacy. Hindi, joke. Ito ay form for rapid test. So sa wakas ay na matitest na yung buong team natin, yung buong mga taong gumagalaw dito sa response base. So ayan, makikita niyo sila. Pero medyo kulang pa tayo ngayon, pero baka sumunod sila. Pero eto nga, so hoping for the best. Magpapaalam din tayo dun sa kung pwedeng videohan mamaya. Kasi sa mga hindi nakaalam, meron po tayong batas na bawal po tayo basta-basta mag-video ng mga medical personnel. So doctors, nurses, any medical personnel, hindi po siya basta-basta allowed kahit patients na mag-video. So magpapaalam tayo mamaya. So kung merong kasunod to, maganda kasi pinayagan tayo for educational purposes. Pero kung gagawin nyo din to, kung magpaparapid test kayo, matitest kayo, please magpaalam kayo before nyo siya kuhaan. And so papunta na tayo. Ha? So ayun, kung wala lang tayong rapid test ngayong araw, i-invite ko sana yung Sir Jovi sa loob ng base para makapagkwentuhan muna. Kaso medyo busy nga tayo. So ayun, na tayo sa health center, which is sa kabilang side ng Barangay sa Sitio 2. Ayun, so actually dito siya sa labas. Ayan, so pipila tayo. Pila muna tayo dun sa dulo. So pero papaalam tayo dyan mamaya pag tayo na, kung pwede sila i-film, kung papayag sila. Pero yan yung rapid testing center. So ito yung tatlong booth na yan. And ito yung assessment. Then ito yung fulfillment. Ayan, hello. Kasi ito madami tayong nakapila dyan. Tapat po sa akin. Ayan, so medyo madami-dami tayo. Pero dun tayo sa bandang dulo. Kap, pwede ko naman silang ano, 'di ba? Pwede ko naman for educational purposes magtanong-tanong. Okay, ayan. Oo, para alam nila na sa Mandaluyong nagkakaroon ng ganitong activity. Ayan. Ayan ang aming kapitan, si Kapkat Abihar. So, ayan, may go signal na tayo para mag-document sa nangyayari dun sa harap. So, ayan. So, wala na. No excuses na. Papakita namin sa inyo kung paano siya nag-work, paano nag-work yung rapid test, anong gagawin pag positive ka, anong gagawin pag negative ka, and etc. For your education. Ayan. At papanumberan pa pala. Pumila kami agad. So, papanumberan muna natin. Hello po. Saan po papanumberan? Ay, dito po. Ito, ayun, magkadikit pala tayo. Kala ko natin yun. Oh, distancing daw, distancing! So tayo ay number 68 and 67.
Balik tayo sa pila. And of course, observe social distancing. Tayo. Ano number kayo, ma? 63 ako. Kayo, ano number kayo? 62. Tama mo, 63. Ikaw, 60? Ay, ano ako? 69 yan. 73 ako. Ah, kay Dave to. Okay. Tayo, 67, 68. So, bandan dito lang tayo sa gitna. Yung point. Ito po. Sitio 3 po. Che, ako muna dyan. Sige, kaya lang ako. Para hindi kami mag-bimis. Okay na po ito. Ate, pwede ba mag-ano? So ito, yung table na to is for verification kung talagang taga dito ka or kung ano yung affiliation mo. So idodobo, ayan, hello po. So sila po yung mga frontliners natin dito na nag-a-assist para sa rapid test. Ayan po. So mini-make sure nila na taga dito ka or yung affiliation mo dito talaga sa ano. Kasi yung mga barangay sa Mandaluyong may kanya-kanya silang rapid test. So ayun. Opo, ito po yung sa San Jose. Yung mass testing. Opo, yun nga po yung mass testing. Ayan. Mass testing pala. Ano? Hindi kasi ano, para alam din ng nila na may mass testing na. Kasi diba, sinasabi wala daw nagtetest, ganyan, ganyan. Sa YouTube po kasi. So at least alam nila na may totoo na may mass testing. Opo, first schedule nga lang po. Ayan. So after nito sa table nila, ma'am, doon naman tayo sa kabila for verification. Then yung rapid test. Ma'am, may tanong pala ako. Para din alam nila, pag anong mangyayari mag-positive ka or mag-negative ngayon? Sa rapid. Kung mag-positive ka sa rapid test, hindi ko confirm pa yung swab. Okay. Or for swabbing na siya. Okay. Pero dun sa duration po ng sa swab, kailangan po naka-quarantine kayo. Pero pag nag-negative po, clear na po. So ganun pala siya. So pag nag-positive ka, i-schedule ka pa for swabbing for second test para malaman talaga if talagang nag-positive ka. Pero sa duration nun, kailangan mo syempre mag-self-isolate, mag-quarantine para if ever, hindi ka makahawa ng iba. Tama naman, di ba? So, tayo na tayo. Sige, ma'am. Thank you po. Thank you sa information. So, nandito na tayo sa kabilang table, which is ayan, for questioning. Pero again, pag may narinig tayong mga sensitive data, syempre hindi natin isasama yon. Part ng medical rule and medical law na bawal tayong mag-disclose ng mga information. So hindi natin isasama yan kung may makuhaan man tayo na mga sensitive info. So bali dito, tatanungin tayo ng mga information tungkol dun sa medical. Pero syempre hindi natin siya kukunan kasi sensitive information siya. So babalikan ko kayo mamaya. Okay, so ayun, tapos na kaagad. So yan, chinek lang ni ma'am yung mga medical history natin. So, balik tayo sa pila. Ayan, so ito yung mga iba nating volunteers. Ayan, so nagpag-ipas sila ng oras. Naglalaro muna sila. Pero yan, sila na yung sunod dito. So again, observe social distancing. Ayan. Ayan, so si Ate Babes na yung sunod. Kukuhaan na siya. Kailan mo malalaman yan, Ate Babe? Ayan, so ito naman si Carmen Peña ang sunod. So actually ngayong araw din pala siya. Ngayong araw din siya makukuha. Though hindi natin alam ilang minutes. Pero ngayong araw din makukuha din kagad siya. Waiting for result. Tulad nila, ayan, nag-waiting for results na lang din sila. Yung pwede bang kunan yung procedure? So ayan, kinayaga naman po nila tayo makita yung paano ginagawa yung rapid test. Para aware din yung mga manonood sa YouTube. Paano siya ginagawa. So kukuha siya ng sample. Blood sample siya actually. Then yung itsura ng mechanism niya,
or yung instrument is parang yung mga nakikita nyo sa pregnancy test, parang ganong style siya. Then all done, ganun lang siya kabilis. Masakit ba, Carmen? Hindi. O, di masakit. Ganun lang siya kabilis. Kaya siya tinawag na rapid test. Oh. Actually, nakapila ako sa likod ni Mai, pero nandito ako. Kasi kailangan kong ma-videoan at kailangan kong ma-document yung nangyayari. Tapos na pala. So yun pala yung mga tapos niya. Hinihintay nila yung resulta nila. Kung yun nga, positive or negative. Pero syempre, hopefully negative yan. Actually, sa mga walang ABI, ito po ang aming health center dito sa Barangay San Jose. So, ito yung ginawa nilang makeshift tent para dito tayo makapag-conduct ng rapid test. Ito, tempo ni Mama. Ayan, so tayo na yung next. Ayan. Next na tayo. So ayan, daming mga tao sa paligid, mga naghihintay din ng resulta nila. Ayan. Ayan na si Mai. Bade, tapon nito. Bato? Ano yan? Sir, permission lang. Kuhaan yung procedure. Okay lang. So bali tayo na yung next, tapos si sir pumayag naman po siya na kuberan natin kung ano yung nangyayari kapag mass testing. So huwag kayong matakot dahil madaming nauna, hindi naman sila sumigaw, wala namang nagwala. Ayan, so si May nasa harap ko, magkasunod kasi kami. So yun yung mechanism niya. Yun ngayon parang nasa pregnancy test pero blood samples ang ating kukuhaan. At nakikita ko na napakainit ng suot nila kuya. At napaka ayan, may patience sila, walang hangin sa mukha. YouTube channel. So ayan ang ating mga magigiting na medical frontliners. Sa init. Ako nga, init na init eh. Sila pa kaya. Naka full PPE sila. Rapid test. Pwede nyo kung ano, free ka yan. Rapid test na ako yung P9. Ito na rapid test na ako siya. Uy, gagawin ko test na ako. Wala ko na kaming buda. Wait lang, nakukuha ko madali. Ito po, okay na rin. Okay na din po. Parang wala tayo naman eh. Wala na sir ah. Okay. Then may waist ka pa dyan. Okay, wala. Parang kagat lang ng mga langgam mga pare. So huwag kayong matakot magpa-rapid test. Bilis, ayun. Tapos na tayo agad. Ganun lang siya, ganun lang yung proseso niya. Bilis, ayan na si May naman. Ayun, ito ako sa din eh. May ano? Bakma naman. And so ganun lang siya oh. Baka lang tayo nakagat ng langgam. And in a few minutes, few hours daw, malalabas na kagad yung results. So sinabi naman sa atin kung ano mangyayari pag nag
positive ka. So pag nag-positive ka, you have to self-quarantine and you will be scheduled for swab test. So yung swab test, yung sinabi ko na yung mahabang ano, cotton buds na ituturok sa ilong mo. So hopefully hindi na tayo umabot doon kasi masakit yun. Ayan. So ito na yung mga ano natin. Volunteers. Ito na parang ang sakit. Okay, wala. Parang kagat lang ng mga langgam mga pare. Igayin mo. Sa'yo daw yung resort ko ba? Dapat tungkol sa'yo na titigil, lagyan mo alcohol na wala. Kaya banji nga, nangangkati daw eh. Oo, nangangkati ng loob eh. Sa akin hindi tiniga ako kasi natiniga. Ito pa talaga sa sugat mag-loob. Dapat pinatusok ang ilong mo. Medyo para siyang tinagat talaga ng langgam na nangangati pagkatapos. Ako walang naramdaman. Nakati. Basta pinato ko lang siya. Unat ko, tiniga ko nga. Spirin mo alcohol? Sa alcohol. Sa akin? So yun na, tapos si Janjan tsaka si Dave. Ayan. Guyo! Guyo. Si Ken, si Guyo, si Buknoy. Nakasala. Tatawagin naman eh, pag meron. Again, pag kukuha kayo ng video na may mga medical personnel o medical staff, please magpaalam muna kayo dahil meron tayong, ayun nga yung batas, na which restricts footage ng mga medical personnel, doctors, nurses, and even volunteers, saka sa mga patients. So kung gagawa kayo ng mga ganitong vid, please lang magpaalam po muna kayo. And then pag pumayag sila, then go. So sa mga nagtataka, ano ba ang qualities or mga kailangan kung paano ka mararapid test? So ito, kausap natin si ma'am kanina. So ma'am, ano ba yung selection kung bakit nasama ako or nasama yung ibang mga tao dito sa rapid test na to? Sa sana safe po kasi, pinapriority natin muna yung mga exposed, katulad po na mga nagtitinda, mga store owner, mga nagtitinda sa bangketa, yung mga titinda ng isda, mga barbero, mga fire volunteers. Oo, kami yun. Ako, mga street sweepers. Basta po lahat po ng exposed sa kalsada sa labas na nakatira po sa Barangay San Jose. Okay, ayun pala. So ayun, naliwanagan kayo. Baka kasi may magtatanong, o kala ko ba mas testing, ba't hindi lahat na test? Kasi meron munang selection sa ngayon. Opo. Ayan, thank you ma'am sa information. Ayan, so tuloy tayo. Nagiintay lang tayo ng resulta. Waiting tayo dito sa labas. Baka malaman natin kung tayo ay positive or negative. Pag nailagay sa box, pwede po siyang kukuha. Okay. Pero pag nailagay na sa box, hindi na po siya makukuha. Okay. Alak, ito nabasa ko na oh. Okay na to. Okay. Itong si Myla, ito na ang picturean yung ano niya. Anong number? Number 32. Kanino? Myla. Saka 32. 32 man yan. Ay, 32. Wait lang po, Doc. Busy pa. Picturean mo na, Bill. Doon siya naka-clipboard. Doon siya naka-clipboard. Ito, ito kanina 32 po. Bakit? Ito 32 din po. Masakit lang. Okay na po, ma'am. Thank you. Na sa pagbarangay, di ba? Apo. Apo, pero dalawa sila po eh. Hindi natin alam kung sino mabilis pag ano. Kasi 32 ka. Opo, kasi itatawagin naman po yan. Ito po yung mga form. Wala naman kung ano dyan eh. Sunod-sunod dyan eh. Ako po yun. Last ako din. Picturean ko din last. Tsaka, miss, di ba pagkukuha ng travel pass para sa mga ibang nagtatanong, di ba magagamit po itong result na to para yes, makapagkuha? Ano po yung bibigay namin proof? Yung, kunyari may, ano na kayo, na, rapid test. Na negative na kami. So, kukuha na lang kayo ng medical certificate. Dito po, yes, sa health center. So, kailan po siya po pwedeng kunin? By next week pa po yun kasi hindi pa po yun maagad-agad ngayon. So, mga 1 week after nung test. By next week, follow-up nyo na lang po kung magpapagawa na po kayo ng medical certificate. Pag nagawa na po yung medical certificate nyo, pwede na po kayong dumiretso sa City Hall. Doon po kayong kuha ng travel pass. Yun ang madaming nagtatanong sa YouTube. Ayan, thank you ate. 33 no? 33. So ito yung akin. So nakikita nyo, negative tayo dyan. Again, thank you ate sa information. Salamat.
Okay na, saka na. After the 1 week, hingi daw sa kanila ng medical certificate next week. Tapos sinediretso sa City Hall. Ewan ko, baka may bayad. Tapos? Ayun, sa City Hall na. Saka na. Bawal nga kasi bawal daw picture yung papel. Wala tayong papel? Certificate? Wala. Hingi ka. Hingi ka next week pa. Medical certificate. Ayun, so lahat ba ng members natin nasabihan na? Hindi pa pala. Next week pa daw po, next week pa. Pangalan na lang po yung ipapaan. Hmm? Kung positive o negative sa COVID. So yun nga, again, nag-positive tayo. Ay, positive tuloy. Nag-think positive tayo at dahil doon nag-COVID negative tayo. So ayan yung ibang members, hinihintay na lang natin. Medical frontliners, thank you po, thank you. And sila ang mga nagbo-boost din ng buhay alongside with the other frontliners tulad natin. Pero sila, mas exposed sila eh, mas exposed. So ito ang good news. Lahat negative. Yo! Negative lahat tayo, negative. So back to base tayo, back to base. Kinabahan! Nasa ilalim lang, hindi naman ano. Wala ko doon kasi sa So yun, so far, so good kasi lahat tayo is nag-negative. Even si Fire Chief negative siya. Pero nauna siya kasi matest. So ayun, of course pag uwi, ligo agad. Then let's go on with the day. Ayan, punta muna tayo sa base. Baka mag-picture muna tayo. So yun, dagdag sa good news natin. Nagbigay si Tres, si Nel Bosch from Barangay ng ating yun, LED para sa ating truck. So ang dami natin, ang dami niyang binigay. So for sure, magagamit natin to. Isasama natin to dun sa... Red and blue, nasa box dyan. Meron din siyang isa pang binigay dito. Ito, binigay din to ni Nel Bosch. Ayan. So thank you. Ilalagay na natin sa tawag dun. Ilalagay na, isasabay natin sa ating installation, sa upgrade ng ating truck. So ayan, ito lahat sila. All negative. So yun ang maganda kasi na keep natin na zero, na poprotektahan natin itong lugar. And yun nga, at the same time, pati itong mga nagpoprotekta is COVID zero din. So sinabi ko nga kanina, think positive para sa COVID negative, and yun nga, nagbunga lahat tayo negative, and yun ang nakakatawa. So yan, papalakpakan ko sila kahit hindi ako marinig yan. So again, thank you for watching, and before we end this video, check nyo yung content namin, and if you like it, please subscribe and click the bell button to see more. So yun, always keep safe, always practice proper hygiene para lahat tayo maging COVID negative, and see you guys next time. Fire out!